Katakutan mo ang Allah. Huwag na huwag mong ipagpalit ang iyong magulang sa kahit sino man. Una, mahalin mo ang Allah at ang kanyang sugo, sumunod ang iyong mga magulang. Wallahi, ilang mga tao na mas mahal niya ang anak niya kaysa kanyang magulang. Which is wrong. Wallahi, mali yun. Ulitin mo, Ustad. Ilang mga tao ngayon na mas mahal ang anak niya kaysa sa magulang. Mali yun. Ang dapat mahalin mo ang magulang mo. Gusto mo makapasok sa paraiso, kalugdan ng ala, yan ang susi. Hindi ang anak mo. Ilang mga tao na nakapasok sa impyerno dahil sa kanyang mga anak. At igaganti ng anak mo sa'yo. Pagkatapos na palaki mo siya, nabigyan ng lahat, ang igaganti sa'yo, tatalikuran niya. Wallahi, mali yun, mga kapatid. Mas mahalin mo ang magulang mo kaysa sa mga anak mo. At yan ang dapat. Dahil ang mga asawa at ang mga anak ito ay pagsumok ng Allah sa'yo. At hindi ang mga magulang mo. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran? Ya ayuhalladina amanu, inna min azwajikum wa awladikum fitna. O kayo na mga mananampalataya, katotohanan ng iba sa inyong mga asawa, sa inyong mga anak, pagsubok ito sa inyo na pwede kayong makapasok sa impyerno dahilan sa kanila. Gusto mo kalugdan ng Allah, makapasok sa paraiso, paglingkuran mo ang magulang mo. Wallahi, mas mahal yun ng Allah. Paglingkuran, pagsilbihan siya, kaysa ikaw ay mag-hajj at mag-umrah. Dalil, si Uwais. Hindi niya pinuntahan si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Mas gusto niya na silbihan ang kanyang magulang. At ano rin ang nangyari? Bumaba mismo sa Propeta ang pangalan na Uwais na hindi na nakita. Mga tao na gustong mamatay sa larangan ng Islam, gustong mamatay sa jihad, pumunta sa Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, idin li fil jihad. Ya Allah, o sugo ng Allah, ako ay gustong mamatay para sa larangan ng Allah. Ano sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam? Ahayu walidayk? Buhay ba ang dalawa sa isa sa iyong mga magulang? Naam. Fafihi ma tujahid. Doon ka sa kanila dalawa ay mag-jihad. Mga kapatid, ang jihad sa magulang, pag tumanda sila, kailangan mong pakinggan at kailangan mong magtimpi. Dahil kailangan nila ng tulong eh. Alam nyo ba, pag tumanda na yung matanda, napaka-sensitibo yan. Kung ikaw nagsasalita ng magandang salita sa iyong mahal sa buhay, sa iyong syota, nililigawan, dapat yan sabihin mo sa magulang mo. Huwag yung pagsabihan siya. Huwag yung, walay mga kapatid, ang magulang minsan hindi nagsasalita, pero dito sa puso, nagdurugo ang puso niya na nagsalita ka ng masakit patungkol sa kanila. Na minsan sinabi mo, hindi naman yun, okay lang yun kasi matanda niya dahil mahal niya ako. Pero ang galit ng Allah sa'yo. Hindi nga sinasabi ng magulang mo, pero yung tuot ng Allah ay nasa sa'yo. Dahil sakatul walid, sakatullah, ang galit at puot at sama ng loob ng magulang sa kanyang anak ay ganun din ang Allah sa'yo. Anong pinakamalaking kasalanan, mga kapatid? Al-ishraku billah wa uququl walidain. Di ba magkasunod? Ang pinakamalaki sa mga kasalanan ay ang pagtatambal sa Allah. Pangalawa ay ang pagiging suwail sa magulang. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayk. Ya Allah, patawarin kami sa aming mga kasalanan. Gabayan tayo ng Allah, mga kapatid. Tanggapin ang ating mga mabubuting gawain. Pagsilbihan natin ang ating mga magulang. Hiniling natin ang paraiso ng Allah. Allahumma amin. Dagdagan ang ating mga kaalaman sa Islam na ito'y may sa buhay natin. Panatilihin tayo na maging tama ang ating akidah na paniniwala sa tama, sa pananaw, sa mga salita ng Allah at mga pangalan niya at katangian niya. O Ya Allah, kami ay sumusuko sa iyo. Kami ay tunay na tigib ang aming pananampalataya at hindi kami nagtatambal. Patawarin kami, kalugdan kami. Nawa pagserbisyuhan pa namin ang aming mga magulang at patawarin kami ng aming mga magulang. Pag nawala na ang mga magulang mo, mga kapatid, sasabihin mo isang araw, Ya Allah, sana mabuhay pa sila para paglingkuran. Wala, huli ng lahat.